Dick Gordon, binara at binastos ang GMA News anchor na si Connie Sison. Casey Concepcion, inilantad na ang tunay na sakit. At Chris Aquino, lumalala ang karamdaman. Pero bago ko simulan ang mga issue na nakalap ko sa araw na ito, kung bago ka pa lang sa channel namin, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Pindutin mo lamang ang subscribe red button at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon para ma-notify ka pag may mga bago kaming videos. At para naman sa mga nagpapa-shoutout, antabayanan nyo lang maya-maya pagkatapos ng mga balitang ito. Nag-trend sa Twitter ang pangalan ni Senador Dick Gordon dahil sa umano'y pambabastos niya kay Connie Sison, ang GMA7 News anchor. Umabot sa top 3 trending topic ang Senador. Si Gordon ay kasalukuyan na chairman at chief executive officer ng Philippine Red Cross, isang non-government organization na naglalayong tulungan ang gobyerno sa humanitarian efforts. Nag-trend sa Twitter ang pangalan ni Gordon dahil sa umano'y pambabastos niya kay Connie Sison sa live telecast ng unang hirit. Ang news anchor na si Connie ang nag-interview sa senador via phone patch nitong Martes ng umaga, May 26. Base sa ulat ng unang hirit, pinag-uusapan ang mass testing na ginagawa ng Philippine Red Cross para sa libu-libong overseas Filipino workers na bumalik sa bansa dahil sa COVID-19 pandemic. Tinanong ni Connie ang senador tungkol sa mga dumadaing sa presyo ng polymerase chain reaction testing na 4,500 pesos. Nilinaw ni Gordon na 3,500 pesos ang singil kada PCR testing. Ang real-time reverse transcription PCR test kits ay gumagamit ng actual swabs mula sa mga pasyente na kinukuha mula sa ilong o lalamunan. Ang test na ito ay nagdidetermina kung mayroong coronavirus at kung ang pasyente ay infected. Inalam ni Connie mula sa senador kung may paraan para mas mapabilis ang proseso. Ito ay upang hindi na i-require ang mga OFW na pumunta sa PhilHealth para magpa-reimburse ng gasto sa COVID-19 test. Sinabi ni Gordon na ang tanging masisiguro niya, isa hanggang tatlong araw lang ang itinatagal ng testing sa laboratories ng Philippine Red Cross. Kaagad daw itong ibinabalik sa DOH. Iyon nga lang ay nagkakaproblema raw sa encoding na hindi naman na raw hawak ng Philippine Red Cross. Pinayuhan pa ni Gordon na magpatest na lang sa iba ang mga nagrereklamo sa mahal at mahabang proseso ng pagpapatest sa Red Cross. Kung susuriin ang panayam, maayos ang pagtatanong ni Connie, pati na rin ang pagsusuma niya sa mensaheng nais iparating sa taong bayan. Pero nang nagsabi si Connie na mayroon siyang huling tanong para kay Gordon, bigla na lang sinita ng senador na hindi raw nakikinig sa kanya si Connie at tila defensive mode ang senador sa mass testing na ginagawa ng gobyerno at ng Philippine Red Cross. Ang issue sa dumadaing na repatriated OFWs na naghihintay ng go signal na sila ay makauwi sa kanilang tahanan ay ilang araw nang laman ng headlines sa telebisyon at online news sites. Ito ang mga pambabara at irritabling sagot at pahayag ni Senador Dick Gordon habang kalmado at professional pa rin si Connie Sison. Can you listen to me please? Kasi parang di ka nakikinig. Sorry, I'm just being frank. Importante mga sinasabi namin. Dapat ang maintindihan ng tao, we have to test. And there is payment because yung China, sinisingil tayo niyan. Yung mga testing kits, sinisingil tayo niyan. Tinataas pa nga nila. Gusto nila, pag bumili ka ng isang machine ngayon, bibili ka ng 20,000 to 30,000 test kits. Magkano isa yon? $15 to $18. Milyon-milyong dolyar na yon. Sir, this is the reason why we're actually getting your side para mas maplancha. There's no side, excuse me. There's no side. Okay, at least your opinion on this. Kasi ito ho ang tanong din ng ating mga kababayan, sir. No, no. Don't tell us na meron kayong pagsasabungin kami. Alright, Senator. Naku, magandang umaga naman ho naman sa inyo. Hindi, pagod na kami. Thank you so much for your time, Senator Dick Gordon. Sige. Nainis at nabastusan ang ilang nakapanood sa inasal ni Senador Gordon. Tinawag na rude, unprofessional at bastos. Kung pagod man daw ang senador sa dami ng trabaho nito, hindi raw dahilan yon para ibunton ang inis o galit nito kay Connie Sison. Ito ang ilan sa mga komento ng netizen.
Dumako naman tayo sa pangalawang showbiz balita. Aminado si Casey Concepcion na bilang artista, mahalaga ang pagkakaroon ng magandang pangangatawan sa telebisyon. Si Casey ay madalas mabiktima ng body shaming sa social media, kung ano-ano ang itinatawag sa kanya, gaya ng walang korte ang katawan, malaki at marahil buntis, kaya lumaki ang pangangatawan. Taong 2014 pa kasi ang kanyang huling teleserye, ang Ikaw Lamang Book 2, at naging matumal ang kanyang guest appearances sa mga TV shows. Itinuon din ni Casey ang kanyang atensyon sa pagtatayo ng sariling business, isang jewelry line. Sinabi ni Casey na may mga offers pero tinanggihan niya ang mga ito. At ang dahilan, may na-detect na medical condition sa kanya na naka-apekto sa pangangatawan niya. Si Casey ay na-interview ng eventologist na si Team Yap via YouTube video Sabado, May 23. Binanggit ni Team Yap na alam niyang may mga teleserye at TV shows na inu-offer kay Casey pero hinihindian ng aktres. Dito ibinunyag ni Casey ang dahilan. Ang sabi niya, "I was diagnosed with PCOS and that caused me to gain so much weight." Ang PCOS o Polycystic Ovary Syndrome ay isang hormonal disorder sa kababaihan na may kinalaman sa reproductive health. Ayon sa healthline.com, ang obesity ay iniuugnay sa PCOS na maaaring lumala kapag hindi naagapan ang pagdagdag sa timbang. Ito ang dahilan kung kaya't nagkaroon ng issue si Casey sa pangangatawan. Nang mawala sa limelight, hindi niya pinalampas ang pagkakataong ibaling ang atensyon sa iba pang kapaki-pakinabang na bagay, gaya ng pagninegosyo. Inilunsad noong 2016 ng aktres ang Casey's Closet, isang online shopping activity kung saan ibinenta ang kanyang pre-loved items para sa charity work. Noong 2018 naman, inilunsad ang kanyang jewelry line. Binanggit naman ni Casey na mas maganda na ang kanyang timbang ngayon at inaalagaan niya ang sarili. Malaki raw ang pasasalamat ni Casey sa kanyang obstetrician gynecologist na nakabase sa Amerika. Kaya naman handa na siyang umuo kapag may dumating na TV offer sa kanya. Taong 2008, nang pasukin ng anak ni Sharon Cuneta at Gabby Concepcion ang mainstream showbiz bilang ABS-CBN contract artist. Bago ito, sa commercials at print magazine siya madalas masilayan. Kabilang sa mga teleseryeng nagawa niya ay ang Lovers in Paris taong 2009, Huwag Ka Lang Mawawala taong 2013, at Ikaw Lamang Book 2 taong 2014. Naging host din siya ng kapamilya talk shows na The Buzz taong 2010 hanggang 2011, ASAP at ang singing competition na X Factor Philippines taong 2012. Kabilang naman sa nagawa niyang pelikula ay ang For the First Time taong 2008, When I Met You taong 2009, I'll Be There taong 2010, Forever in a Day taong 2011 at Boy Golden, The Arturo Porcuna Story taong 2013. Dumako naman tayo sa pangatlong showbiz balita. Kasalukuyan pa rin nasa Puerto Galera si Chris Aquino kasama ang kanyang dalawang anak. Doon na sila inabutan ng lockdown at hindi pa rin sila makauwi. Pero kamakailan lang sa kanyang Facebook post halos namaga ang mukha niya dahil sa allergy matapos makainom ng maling pain reliever para sa kanyang migraine. Ito ang dahilan kung bakit hindi na natuloy ang muli niyang pagharap sa kanyang fans at social media followers via Facebook Live. At bukod sa inatake uli siya ng matinding allergy habang nasa Puerto Galera, napuruhan din ang kaliwa niyang kamay ng mabagsakan at maipit ng electric fan. Sa official Facebook page ni Chris Aquino, ipinost niya ang kanyang larawan kung saan makikita ang pamamaga ng kanyang mukha, lalo na sa bandang mata at ang nakabenda niyang kamay. Ito ang buong post niya. "Sorry, hindi natuloy our other FB live sessions. Warning, don't swipe to the next two pictures if you're not okay seeing swollen eyes na parang nakipag-sparring ako kay Ronda Rousey. Last Sunday, I drank the wrong pain reliever for my migraine. The result? Super bad allergic reaction and 5 days before swelling finally subsided. Ingat please, let what happened to me be the warning. Last picture is my left hand because this afternoon, I tried to be independent. I was adjusting the electric fan stand to lower it,
Malay ko ba na pwedeng biglang bumagsak na lang yung buong fan and naipit na ako? Ouch! Since hindi talaga pwede sa pain relievers and anti-inflammatory meds, I'm using helichrysum essential oil. Nurse Mona made a splint because ang hirap to straighten my hand. May mga naipit na ugat kaya up to my elbow yung kirot. Wishing all of you good health and we'll try to do another FB session soonest. God bless you all! At yun na nga mga kaabangers! Busog na naman tayo sa maiinit na balita sa araw na ito. Abangan nyo na lang ang susunod na balita sa Daily Showbiz Issues sa ating bansa. At bago tayo magtapos, shoutout muna kay Alona Dagat at kay Ruby from Tumbay Hospital, UAE. Ikaw, ano naman ang nasa isip mo tungkol sa isyong ito? I-type mo na yan sa baba ng video na ito. So paano mga kaabangers, hanggang sa susunod uli, i-like at i-share mo na lang ang video ito. Maraming salamat, much love, God's protection, be upon us all. Keep safe everyone!